Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! May mga bagay na minsan kailangan natin gawin kahit di tayo masaya. Kasi wala naman tayong ibang pwedeng pagpilian kundi gawin ang mga bagay na to sa ikabubuti ng nasa paligid mo kahit labag sa kalooban mo. BFF, happy birthday! Ang wish ko, sana hindi ka magbago at sana pumuti ka na. Wika ni Kiray. Kiray naman. Wish ba yan o inaasar mo ko? Wika ko naman. BFF, anyway, mag-wish ka na, dali. Wika ni Kiray. Saglit lang anak. Sindihan ko lang muna yung kandila na binili ko. Dalawa naman yun. Yung isa para sa iyo, yung isa para sa kuya mo. Wika ni nanay. Tita, seryoso po ba kayo? Yan talaga yung gagamitin na kandila ni Kay? Eh, pangpatay po iyan. Wika naman ni Kiray kay nanay. Ay nok, natatawa tuloy ako. Eh okay na to, para naman may mahipan ang bunso ko. Wika ni nanay. Tapos ayun, kinuha na niya yung kandila at pagkabalik niya, eto, sinindihan na niya yung kandila. Oh, ayan na. Kiray, hawakan mo tong kandila. Wika ni nanay. Tita, para naman tayong magtatawag ng espiritu. Pero sige na Kay, mag-wish ka na para makakain na tayo. Wika ni Kiray. Kaya ito, pinikit ko yung mga mata ko. Sa totoo lang, medyo malungkot ako ngayon kasi hindi pa dumadating si Milan. Akala ko ba pupunta siya? Kaya ito, hiniling ko na sana dumating si Milan kasi anong oras na? Di ko na siya mahihintay. Gutom na si nanay at si Kiray. Nasaan na kaya yun? Kaya eto, pagkamulat ko ng mga mata ko, hihipan ko na sana yung kandila nung biglang humangin ng napakalakas. Tapos, biglang nawalan ng kuryente. Kaya eto, di ko mahipan yung kandila. BFF, mamaya ka na mag-blow ng candle. Didilim kapag hinipan mo yan. Tara na kumain, gutom na talaga ako. Wika ni Kiray. Sige na, kumain ka na, Kiray. Mamaya na ako. Ihintayin ko pa si Milan. Wika ko naman. Anak, kumain ka na din. Paano kung di na makarating si Milan? Wika ni nanay. Dadating yun, nay. Wika ako. Kaya ito, habang nakain si nanay, naghihintay pa rin ako kay Milan. Gabi na kasi, baka nakalimutan nun ah. Pero okay lang. Bakit ko ba siya hinihintay? Bahala siya kung ayaw niyang magpunta dito. Kaya naman eto, nung matapos sila nanay at Kiray kumain, ayun, nagkakuryente na. Diretso nood sila ng TV. Ako naman, eto, nasa labas, nakaupo sa isang mahabang upuan, naghihintay kay Milan. Asa na kaya si Milan? Siguro nakalimutan na talaga niya nakaarawan ko ngayon. Kaya eto, pumasok ako sa loob ng bahay at kumuha na ako ng pansit na paborito ko. Oh, anak. Saka pupunta? Wika ni nanay. Nagbalot kasi ako ng pansit. Parang doon ko gustong kumain sa tabing dagat. Doon lang nay, sa tambayan ko. Doon na ako kakain. Wika ako naman. Tapos ito, lumabas na ako ng bahay at nagsimula na ako maglakad patungo doon sa lugar na yun. Nang makarating ako, ito,
Naupo ako sa isang tabi, nakatanaw sa madilim na karagatan. Naalala ko na naman si Kuya kasi kapag birthday ko, lagi din kami andito. Lagi pa nga niya sinasabi sa akin, huwag daw akong malulungkot kasi di daw niya ako iiwan. Sabalit di na natupad ang mga pangako ni Kuya sa akin. Nawala na kasi siya. Hindi ko alam kung babalik pa ba siya o umaasa na lang talaga ako sa pinaniniwalaan kong hindi na maaring magkatotoo. Si Kuya kasi, bakit ba kasi kailangan pa niya akong bigyan ng cake? Hindi naman mahalaga sa akin yung cake kasi mas mahalaga si Kuya. Nakakalungkot lang kasi talaga na dati laging masaya kapag birthday ko. Pero ngayon, eto, mag-isa ako. Naluluha tuloy ako. Pero hindi ako iiyak. Big boy na ako eh. Pabebe lang ang mga umiiyak. At saka, hindi matutuwa si Kuya kapag nakikita niya akong umiiyak. Ang sabi ni Kuya sa akin dati, dapat daw umiyak ako kapag masaya ako. At kapag malungkot naman daw ako, dapat daw na lagi ako nakangiti tapos magpakasaya ako. Kaso parang ang hirap naman na magpakasaya ka kahit malungkot ka. Tapos mahirap din na umiyak kapag masaya ka. Ay nako, hindi ko talaga maunawaan yung ibig sabihin ni Kuya. Para kang sira ulo kapag ganyan. Ay nako, lumalalim na ang gabi. Nakakainis si Milan. Magtatampo talaga ako sa kanya. At simula bukas, hindi ko siya kakausapin. Bahala siya. Hindi siya nagpunta eh. Kaya ito, habang nakaupo ako, may kumakalabit sa likod ko. Nakakainis eh. Kuya, bili ka ng balot. Tatlo na lang to. Bili mo na lahat. Uwi ka ng batang nagtitinda ng balot. Wala akong pera. Sa iba mo na lang ibenta yan. Uwi ka ako naman. At ayun, di na sumagot yung bata. Umalis na siya kaagad. Kaya eto, nakaupo lang ulit ako. Hawak ko pa din yung pansit na dala ko. Wala kasi akong gana na kumain ngayon. Kaya eto, habang hinahampas ako ng napakalamig na hangin, patuloy lang din na lumilipas ang mga oras. Siguro, tatapusin ko lang yung kaarawan ko dito. Tapos, uwi na ako sa bahay at matutulog na ako. Kung andito lang talaga yung kuya ko, naku, ang saya ko sana. Kaso wala na si kuya, nakakainis siya. Pinakaunang cake ko sana yung ibibigay ni kuya. Kaso, hindi na natuloy. Hindi pa talaga ako nakakatanggap ng cake sa buong buhay ko. Sayang kasi, kulang yung pera ko. Pero okay lang. Sa susunod na taon na lang ako bibili. At eto na, ilang saglit na lang ating gabi na. Matatapos na yung kaarawan ko. Uuwi na talaga ako tapos matutulog na parang walang nangyari. Kaso, may kumakalabit na naman sa likod ko. Nakakainis itong batang nagtitinda ng balot. Sabi nang wala akong pambili eh. Wala akong pera. Wala akong pambayad dyan. Uwi ka ako habang nakatalikod ako. Kaso, kinalabit na naman ako kaya ito, nilingon ko siya. Kaso, hindi pala siya si Boy Balot. Kay, happy birthday. Sorry, nalate ako. At saka, di ko naman to pababayaran sa'yo. Uwi ka ni Milan habang hawak niya yung kahon. Tapos ito, binigay niya sa akin yung kahon na hawak niya. Ang pagkakita ko ng laman ng kahon, iwan ko ba? Pero sobrang saya ko.
Naluluha talaga ako sa sobrang saya. Ito siguro yung sinasabi ni kuya na luha ng kaligayahan. Ano to, Milan? Bika ako. Hindi mo ba nakikita? Cake yan. Ay naku. At saka may dala akong balot. May nakasalubong kasi akong bata na nagtitinda ng balot. Kaya ayun. Nagtanong ako kung may nakita siyang tao dito. Sabi niya meron daw. Tapos bininda niya sa akin yung tatlong balot. Pauwi na daw kasi siya. At saka kay, sabi ng bata may kasama ka daw dito na matandang lalaki. Wika ni Milan. Ha? Wala akong kasama dito. Wika ko naman. Ah, ganun ba? Loko yung batang yun ah. O siya, tara na sa bahay nyo. Para naman matikman mo na yung cake na yan. Wika ni Milan. Milan, teka lang. Bakit mo ako binigyan ng cake? Tanong ko kay Milan. Dapat ba may dahilan ng lahat ng bagay, Kai? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga eh, natagpuan kita. Tara na. Umuwi na tayo. Ikaw talaga. Ang cute mo, Kai. Pakis nga ako. Wika ni Milan. Ayoko nga. Wika ako naman. Kaso eto ang bilis ni Milan. Bigla niyang hinalikan yung pisngi ko. Di na ako nakaiwas. Parang bigla na lang ako naging masaya ulit. Si Milan kasi ang kulit-kulit eh. Nakayakap pa habang naglalakad kami. Buti na lang at madilim.